Dahil sa reaksyon ni Bigel sa unang panggulo, kinausap siya ng ibang mga lalaki. I have to be honest with you, okay? Huwag kang masaktan, huwag kang miyak. You look like a girl. Okay. You will never be loved. I don't want you here. Ayun yung sakin. Hindi ka bagay dito, Bigel. Alam mo yun, wala ka, mahina ka. Walang gusto sa'yo rito. Ayaw ka na. Malay, bata pa kasi siya. No? Lunukin mo yan, huwag kang miyak. Oh. Sige, alam ko yun. Maski anong sabihin ng tao sa'yo, lunukin mo. Those are just words. What we heard earlier, completely ignore it. Na-ignore ko naman, pre. Or, natulog lang ako. Ibigay ka namin. Nakaya ko para sa inyo kasi mahal ko kayo. Di alam ni Bigel na may gusto palang ituro sa kanya ang mga kasama. Ito masasabi ko, hindi naman natin siya sinisisi, pare. Kasi syempre, bata pa kasi, 19 years old. Pero syempre, hindi tunay yung sinasabi namin. Don't let anyone bring you down no matter what. Kaya pumasok na ang ikalawang panggulo sa weekly task ng housemate at isa sa mga manok na alaga ng housemate sa lokobar. Si Carlo agad na nakita ang panggulo pero pilit na di pinansin ang dating alaga. So, I am going to the kitchen. So, anyway, guys, go. Let's go help him out in the dinner. Let's help him make dinner. Gusto niyong ano? Ano ibig sabihin nyo? Ara, kitchen. Puna tayong kitchen. Kaya na ba tayo? Kaya na tayo. Puna tayong kitchen. Bye. Oh, we're gonna... Yung ano, yung kutsilyo, itago na yung ano. Ramdam ko po yan na parang ako po yun ay. Kasi po, nilagay niya po dun yung manok. Isa lang ang nakakilala nitong manok at malapit sa kanya. Yun ay kuya, walang iba kundi ako. Buhay pa na eh! Bigel, bakit mo pinansin? Baka ikaw ang dahilan sa pagkatalo niyo sa weekly task. Ni parang Carlo. Yung kanina, example lang yun. Hindi nila gusto ibig sabihin yun. May ramdam akong plastic sa isa't isa eh. Huwag mo personally na lang muna. Alam ko na. Bantayan mo yung sarili mo rin. If one of us says randomly, hey, let's all go to the kitchen. Yeah. Let's all go to the kitchen, sit down just like this, and just start a normal conversation. Yeah. Si Bigel, kausap naman ito sa kwarto. Hindi ko nagustuhan yung react ni Kuya Carlo, ni Paring Carlo. Yung kanina, example lang yun. Hindi nila gusto ibig sabihin yun. May ramdam akong plastic sa isa't isa eh. Huwag mo personally na lang muna. Alam ko na. Bantayan mo yung sarili mo rin. Di alam ni Bigel, nag-aalala na pala sa kanya ang ibang housemates. Well, ni Bigel, dahil kumain lang sa content. Dahil sa mga pinagdaraanan, si Bigel nagpa siyang kausapin si Kuya. Para po baganduyan na dati ako ito tapos bakit biglang nagiging ganito? Ganun po baga Kuya? Tapos po nanonok ko ni Paring Carlo na para daw po akong babae. Ganun po. Ano ba yung pagkakaiba ng biro sa totoo? Baka nga dahil sa ilang araw ka nang malungkot, baka naging sensitive ka na. Sa akin, Kuya, mas mabuti pa po kung sabihan po ng kung ano po man atanggapin ko. Pero po yung nakikita ko yung sarili kong nakawan po ako. Pero kung hirap po tanggapin. Sa iyong opinion, sino ang mas nagkaroon ng mas magandang buhay? Ikaw? O si Kibor? Ako po, Kuya. Sino ang mas naging mapalad? Ako po, Kuya. Siguro ay dapat kang mas higit na magpasalamat. Hindi mo dapat kaawaan ang sarili mo. Ano po, Kuya? Sa paglabas ng confession room ni Bigel, agad siyang nilapitan ni Carlo. Sorry, I reacted that way. Sinabi ko nga na kay Kuya parang lahat pa. I'm sorry, I reacted. Come on, let's go to the room. Sabi ko, manok. Sorry. Hoy, hold on. Okay, sige. Alam ko, pre, mahina ako sa ganyan, ay. Pagpalagin na, yan ang kahinaan ko, ay. Pero hindi ako malak sa ganyan. So, gusto ko ng guide. Guide niyo ako. Okay. Pag nung alam niyo may paparat, Bigel, yun lang ho dyan. Bigel, alam ko na yun. Huwag yung... Alam na natin ka. Since you apologize, I want to apologize for my reaction also. It's just... Bigel at Tin, magkahiwalay na kinausap ni Kuya tungkol sa kanilang pinagdadaanan. Let him understand
where he stands as far as your friendship is concerned. If there are things that you already feel na hindi ka na komportable, it's about time to tell him na teka lang, sandali, pag-isipan natin itong ginagawa mo o sinasabi mo, dahil hindi naman yata ito akma sa pure friendship. At wala namang masama doon. Maganda ang pagkakaroon ng natural na pagkakaibigan, hindi ba? Apo. Nako, pareho pa kayong batang-bata pa. Opo, kuya. Alam. At paglabas niya ng aking bahay, kakaibang mundo ang sasalubong sa inyo. Opo, kuya. Sa ngayon, mag-concentrate ka muna na makilala ang iyong sarili. Matutunan ang lahat na maaaring ituro ng mga housemates mo sa iyo. Opo, kuya. Kung sino mauna man o mahuli lumabas dito after nito, for sure, makikita-kita pa tayo. Minsan, baka pwede naman ako pa request. Gusto ko rin naman naman may makausap ako. Oo nga, nandito lang. Kasi wala ko dito ng wala ko. Kasi hindi ko alam, kasi wala nang totoong karakti ko dyan. Sige ka na sa mga lang ate ko dyan. Ano, naging magulo lang yung isip ko kasi gusto ko rin naman itong usap ko. Hindi ba yung kay parang Carlo? Ako gusto ko may turo pang babae kasi babae. Iba rin ako sa lobby ng babae. Dito ko lagi ko yung nakausap. Miss mo na din, sister mo, Lola. Oo naman. Dahil nakausap ko rin yung kapatid ko pag mga ganito. Bruda, ito ngayon. Sorry din na. Weird din ako. Okay lang. Friend.